Iyan ay labag sa Article 2183 ng Civil Code. Ang owner ay mananagot sa anumang pinsalang ginawa ng kanyang alaga, maliban na lang kung ang biktima ang may sala. Kapag hindi binayaran ang nagastos mo sa pampagamot, siya ay mananagot para sa danyos at pagmumultahin ng 25,000 pesos. Kailangan rin ng mga hayop ang kalayaan, pero iwasang makaperwisyo dahil sa kapabayaan para hindi ka rin masabihan ng, "Nako! Bawal ito!" Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Taglamig season na naman, and for sure marami na namang nakakaranas ng ubo at sipon. Kaya naman ang naisip na solusyon ay ang steam inhalation o suob. Pero epektibo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ang sagot, no! Dahil ayon kay Dr. Earl Sempio, habang ang paglalanghap ng suob ay nagbibigay ng mabilis na ginhawa mula sa ubo at sipon, ito ay hindi isang lunas dahil ang steam ay hindi nag-a-address sa sanhi ng virus. Dagdag pa ni Dr. Earl na ang essential oil na ginagamit sa suob ay makakapagdulot ng harm sapagkat ang too much exposure sa camphor oil at eucalyptus ay maring magdulot ng pamamaga at pangangati ng air passage na maaaring humantong sa seizure at maging kamatayan sa mga bata. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na maraming bata ang dumaranas ng scalding sa loob ng suob. Kaya naman, much better kung kukonsulta kayo sa doktor upang marekomendahan kayo ng tamang gamot. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Nag-iisip ka ba ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, subukan ang pagiging Gcash Pera Outlet. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa racket! Hindi na bago sa atin ang pagkakaroon ng cashless transactions. Ngunit minsan, kinakailangan pa natin umalis para lang makapag-cash in o cash out. Kaya kapag naging Gcash Pera Outlet ka, bukod sa mas dadami ang iyong mga suki, maaari pang mag-grow ang iyong business dahil sa ekstrang kita na hanggang 10,000 pesos. Kumbaga, magiging one-stop shop ang iyong tindahan dahil pwede magpa-load, magbayad ng bills o kahit anong transaction na pwede sa Gcash. Madali lang ang proseso para maging isang pera outlet. Buksan lamang ang iyong Gcash app at mag-submit ng business registration sa Gcash PO at hintayin ma-approve ang application. Once na ma-approve, get ready dahil tila magiging best friend mo na si Gcash dahil sa almost everyday transactions. Tuloy-tuloy na nangyayari dapat. Alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Kasama si Ray Pacheco live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Bahagi pa rin ng DWIZ Z News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Andale, 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 andale.
dali. At medyo hapon na naman, senyora. Teka, medyo, anong oras na? Ay, alas 3:07 na po. Mga amigos at mga amigas, at oras na ng Merienda con Balita sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baklaran Day, ikatatlo ng buwan ng mainit na buwan ng Abril. Dito pa rin sa palatuntunan! Senyor Balita! Naturalmente si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika hanggang alas 4 tayo ng hapon, senyora. At siyempre, napapanood, napapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live din kami via DWIZ882 Facebook page, hotline 847-0750 hanggang 54. Ayan, ha? Malinaw po yan, ha? Senyora, yan po yung mga panawagan lang namin. At siyempre, ang hotline namin 8470-1750 hanggang 54. Text line 0999-3766-768. Ayan. At siyempre, napapanood nyo po sa Digital Free TV, Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA for the Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari pong iskan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23 at doon nyo po mapapanood si Senyor Pacheco. Ayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Arriba na tayo, senyora. Arriba sa ating mga umaalingaw-ngaw na mga balita. May init na mga balita kasabay ng mainit na kalagayan ng ating panahon, senyora. Ayan na po, nagbabala na ang PAGASA na 4 na lugar na sa bansa ang makakaranas pa ng danger level ng heat index at nainasa ang pagtitindi ngayong buwang ito. At batay sa PAGASA, nagbabadyang maramdaman na mga sumusunod na lugar ang pinakamataas na heat index sa bansa. Ayan po ay ang Apari, Cagayan, aabot ng 43 degrees Celsius. Camarines Sur naman, 42 degrees Celsius. Katarman, Northern Samar, 43. At sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, 42. At posible ring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion sa mga lugar na tatamaan ng danger level heat index mula po sa 42 hanggang 51 centigrade. Maalala po na paalala lang po ng PAGASA sa publiko, ha, na maging alerto sa mga sintomas ng heat-related illnesses gaya po ng labis na pagpapapawis, ayan, pagpapapagod, ha, pagkapagod, pagkahilo, ayan, kawalan ng malay at panghihina at pagsusuka. Yan po ang aming pinababala para sa publiko ng PAGASA. Kung lalabas, ha, kung lalabas kayo, dapat gumamit kayo ng payong, sombrero at mga kasuotang meron pong manggas. At dapat na gawin ang heavy duty activities sa pagsisimula at pagtatapos ng araw o sa mga oras na hindi ho gaanong mainit ang panahon. Ayan, maliwanag ho. Ha? Yan po ang paalala sa atin yan ng PAGASA para po sa nararanasan nating panahon ng El Nino phenomenon o tag-init na kalagayan ng panahon natin. Samantala, kaugnay nito ay nananatili pa rin po suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan sa bansa dahil na rin mga po dito sa tindi ng init ng ating panahon. At walang in-person classes ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dyan po sa lugar ng Mapandan, San Fernando, Manawag at Santa Barbara sa Pangasinan, Angeles City at Bacolor, Pampanga, San Jose, Tarlac, Manolo City, Bulacan, Iloilo City, Bacolod City at Pasay City. Napatid na nag-anunsyo na rin si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ng pagpapatupad ng blended learning sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ay pinag-utos din ng mga alkalde sa apat na bayan ng Cebu ang pagpapatupad ng modular classes, kabilang po ang Minglanilla, Cordova, Talisay at Lapu-Lapu Cities. At pinalawag hanggang Abril 5 po
yung face-to-face classes suspension sa lahat po ng mga pampubliko at pribadong paaralan dyan po sa General Santos City, habang hanggang Abril 19 naman ang suspension dyan po sa Sarangani. Wala ring face-to-face classes sa hapon hanggang sa Abril 15 sa mga primary hanggang secondary level sa lahat po ng public at private schools sa Tantangan, Surala at Santo Niño sa South Cotabato. Yan po ang ilan sa mga paalala natin at mga balita nga habang tayo nasa gitna po ng matinding init ng panahon. At meron na po tayong 13 minutos makalipas ang alas 3 ng meryendang at mainit na kalagayan ng panahon. At syempre umiinom din tayo ng mainit-init na kape. Wow! Yun po ang kasabay nito eh. Huwag natin kukontrahin yung init ng malamig. Dapat din po mainit kagaya ng ininom ni Senyor. Napakasarap ng kape. At eto na po, tingnan natin ang mainit na balita mula sa Kampanasyo ng Malacanang. DWIZ Patrol Report. Ayan po, lindol sa Taiwan, walang direktang epekto sa bansa. Ayon po ito sa ating pamahalaan. Nalamin nga natin ang detalye. Mamaya ho, baka makapanayim natin ang ilang mga kababayan natin o isa sa mga kababayan natin dyan po sa Taiwan for our exclusive interview dyan po sa Taiwan. Tignan natin muna ang detalye. Wala kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert? Pinawi ng V-Box ang pangamba ng publiko na posible rin magdulot ng paggalaw ng lupa sa Pilipinas ang tumamang magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing inihayag naman ni V-Box Director Dr. Teresito Bacolcol na ang lindol sa Taiwan ay walang magiging koneksyon sa aktibidad ng earthquake generator sa ating bansa. Sakali magkaroon daw ng lindol dito ay ituray dahil sa pagiging aktibo ng mismong fault systems ng bansa dahil bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire. Hindi rin naabot ang pagyanig daw kahit pa sa Northern Luzon na pinakamalapit sa Taiwan. Patron 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Usapan mo natin yung lindol. Yung pong lindol na yan ay na yumanig sa 7.2. Umabot po sa magnitude na 7.2 na lindol dyan po sa Taiwan kaninang mga alas 8 ng umaga. Pareho tayo ng oras dyan sa Pilipinas at nakuhanan po sa video yung pagbagsak ng mga gusali at paglikas ng ating mga residente. Kasunod dito, nag-issue ng tsunami alert ang kalapit na bansa nitong Japan matapos po ang forecast na maaaring maranasan ang tsunami na aabot sa 3 metro. Inaalam pa yung kabuuang pinsala ng nasabing lindol. At nasawi yung 4 na katao habang 6 na po ang sugatan sa malakas na lindol sa Taiwan. At ayon po dyan sa direktor ng Taipei Central Weather Administration Seismology Center, ang nangyaring lindol ang pinakamalakas. Iyan, pinakamalakas po yan mula noong tumama ang 7.6 magnitude noong September 1999 na ikinamatay ng 2,400 na katao sa pinakamamatay na natural na sakuna sa kasaysayan ng isla. At sinabi pa ng opisyal na nasawi ang 3 hikers sa Burol na nakapalibot po sa lungsod matapos mabagsakan ng mga bato, habang namatay ang isang truck driver nang matamaan ng landslide ang kanyang sasakyan habang papalapit ito sa isang tunnel sa lugar. Ayan. Samantala, wala akong Pilipino, ha? Wala akong Pilipino nasaktan. Mamaya makakapanayim natin ang ilan sa mga OFWs natin dyan o ilan natin mga entrepreneur dyan po sa lugar na yan at na Pilipino. At sapagkat wala naman po nasaktan sa magnitude 7.2 at tiniyak na ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, batay na rin niya sa ulat ng Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak matapos ang isinagawang initial assessment sa naturang lugar. Meron na tayong 17 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Gaya po na nabagit natin, walang Pinoy na nasaktan o nasawi. At alamin natin ang detalye pa rin yan ng balitang yan mula kay Aya Yopanco, Patrol 5. Go ahead, Aya. Walang Pilipino na nasaktan o nasawi sa 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Taiwan kaninang umaga. Ayon kay Silvestre Bello III, Chairman at Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office,
Nakipag-ugnayan sila sa mga Pilipino community sa Taiwan at ligtas naman ang mga Pilipino roon. Nakatanggap din sila niya ng report sa ginawang monitoring ng kanilang opisina sa Taipei at field offices sa Taichung at Kaohsiung, at lahat ay accounted ang mga Pilipino, kabilang yung mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Ito yung panel number 5. Ayayo pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat tayo, Yopanko. Ayan po ang karagdagang detalye pa rin na doon po sa report ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Taiwan. Wala ho tayong dapat ikabahala. Mamaya ho, makakapanayam natin ang isa sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan. Samantala, tinan muna natin ang karagdagang report pa rin natin. Ngayong araw na ito ng Miyerkules ay katatlo ng buwan ng Abril, araw po ng traditional na Baklaran Day. Tinan natin, nagbabalik ang ating Malacanang reporter. Yan po sa Malacanang. PCO agad na nagkasa ng information drive kasunod ng lindol sa Taiwan. Detalye niyan, hihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert? Tulad ng dati ay mabilis na nagkasa ng information drive ang Malacanang kasunod ng malakas na lindol na tumama kaninang umaga sa Taiwan. Sa post sa Facebook ng Presidential Communications Office o PCO, ibinahagi nito ang mga kaukulang paalala at panawagan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa gitna nga ng babala na magkakaroon o posibleng magtumama daw yung tsunami sa ilang lugar sa bansa. Laman ng panawagan ng paglikas na batay sa DOST ay maaaring tumama kaninang umaga, pero inalis din agad ito ng ahensya. Sa panig naman ng Department of Migrant Workers o DMW, inihayag ng PCO na nakamonitor sila sa mga kababayan natin sa Taiwan at inaalam ang kaligtasan ng mga ito kasunod ng napakalakas na pagyanig. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdez. Mainit na balita natin direktamente mula pa rin sa Senado. Samantala, mula po sa Palasyo ng Malacanang, samantala, pinayuhan po ni Health Assistant Secretary Albert Domingo ang publiko na umiwas lumabas ng bahay sa oras na matindi ang tirik ng araw. Sa kitna ng tumitinding init ng panahon, ngayong summer season at bunsod na rin ng El Nino phenomenon. At ayon po dito kay Asik Domingo, oras ito kung kailan matindi yung mararanasang init, kung paano makakaiwas sa tinatawag nating heat stroke. Ayan, narami pong ganyan ha. At nagbigay naman ng isang paraan ng DOH official kung paano matutulungan ang isang individual na nakakaranas ng heat stroke. Kaya laging uminom tayo ng tubig, senyora ha. Inom ng tubig ngayong panahong ito ng El Nino phenomenon. Gaya kasabay nito, nagbabala din ng Department of Health sa pagkalat naman ng kuto. Paano yung kuto? Engineer, paano kuto? Yan o, kalat o kuto ha, ngayong summer. At ayon po kay Health Undersecretary Tayag, maaari pa rin magkakuto kahit naliligo ang publiko araw-araw. Maligo kayo araw-araw, may kuto rin daw. Bakit? Posible rin magkaroon kayo nito sa punda ng unan. Tingnan nyo yung punda ng unan ninyo. Ha? Baka may kuto. Kala nyo sa airport lang may kuto. Ha? Kala nyo sa Ninoy lang. Ha? Palala, hindi, surot dun eh. Oo nga pala, surot nga pala roon. Hindi kuto. Ang kuto sa ulo lang. Okay, sorry ho. Kuto ho pala to. Palalaw ni Undersecretary Tayag, huwag manghiram ng suklay. Ito rito, nangihiraman itong mga babae namin ng suklay. Huwag kayo manghihiraman ng suklay. Ha? Bawal yan. Sombrero, bawal din. At iba pa, sa taong merong kuto, bow. Ang dagdag pa ng DOH, nabubuhay ang mga kuto, nangingitlog, malakas yan, sa mainit na buhok at pawisang anit. Maliwanag ho, yan ang kuto, bow. Meron na tayong 21 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Report tayong tatanggapin mula kay Patrol 17, Jopel Paleño. Yung class suspension ipinatupad sa Pilar, Abra, matapos po yung naganap na inkwentro ng militar at NPA. Andun po siya sa kampo, Aguinaldo. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Paleño. Jopel?
Nagpatupad ng class suspension ang ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Pilar Abra sa primary at secondary level para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan matapos ang naging inkwentro ng militar at NPA kahapon. Sinabi ni 501st Brigade Civil Military Operations Officer Major Brian Albano na naganap ang sagupaan sa pagitan ng 58th Infantry Battalion at NPA North Abra Guerrilla Field Committee sa boundary ng Nagkanasan, Pilar Abra at Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur. Nagsimula ang palitan ng putok pasado alas 11 ng umaga kahapon at nagtapos dakong alas 7 ng gabi. Pahayag ni 5th Infantry Division Commander Major General Audrey Pasha na ito ang ikalima ng inkwentro sa pagitan ng militar at mga teroristang komunista sa lalawigan sa unang quarter ng 2024. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Señor Balita! Maraming salamat ang ating kasamang si Jopel Pileño dyan po sa ating mama sa lugar po ng Campo Aguinaldo. Samantala, mula po sa Campo Aguinaldo, dumako tayo dyan sa lugar ng sa lugar yan. Nandun si Jelly sa may area ng Quezon City, si Jelly Mendez. Tingnan natin, Department of Agrarian Reform na bahagi na po ng mga portable dryer sa mga magsasaka sa Albay. Kailangan natin yan, ano? Alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor, tumanggap nga ng portable dryer sa mga magsasaka mula sa tatlong kooperatiba sa Albaya. Ito ay para mapabilis sa pagpapatuyuan ng mga farmers sa mga butil ng palay gamit ang 14 na units ng portable solar o yung tinatawag na PortaSol dryer mula sa Department of Agrarian Reform. Ang nasabing kagamitan ay makakatulong upang mas maging malinis, matipid sa espasyo, mas mababawasan ang pagtatuyo ng mga butil ng palay at may kapasidad na aabot sa 150 kilo ng palay kada pagpapatuyo. Ayon kay Dar Albay Provincial Agrarian Reform Program Officer Patricia Rastrullo, isa sa mga layunin ni Dar Secretary Conrado Estrella III ay tulungang mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka, partikular ang mga miyembro ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization o yung pinatawag na ARBOS. Sa ilalim ng programa at proyekto ng ehensya, matutulungan ang mga magsasaka na mapaangat ang kanilang produksyon at ng kita. Target din ng DAR na mailayo sa panganib ang mga magsasaka tuwing magbibilad ng butil ng palay sa kalsada. Samantala, lumagda din ng kasunduan ang DAR, DOST at ang lokal na pamahalaan ng Legazpi, kung saan ay popondohan ng DOST ang inisyatiba sa halagang kalahating milyong piso para sa pagbili ng mga sun-drying tray. At ang magsasagawa naman ng logistical support ang DAR at tutulong sa pagsasanay ng mga magsasakang miyembro ng tatlong nasabing kooperatiba. Tungo yan sa pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga naninirahan sa rural areas. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Señor Balita! Ating salamat, Jelly Mendez. Nagatid sa ating orasan, 26 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. Magbabalik si Señor Balita, magbabalik si Señor Pacheco pagkalipas po lamang ng mahalagang paalala. Señor Balita! Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Pananakit ng ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at stress sa buhay. Mag-Herbalaya break ka muna. Imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito!
Nag-resign ka sa trabaho tapos hinold ng employer ang sweldo mo ng 3 buwan? Nako! Bawal ito! Hindi pwedeng i-hold ng employer ang sweldo nyo ng 3 buwan kahit pa nag-resign na kayo. Ayon sa Department of Labor and Employment Labor Advisory number 6, obligado ang isang employer o kumpanya na ibigay ang sahod ng isang empleyado na nag-resign 30 days mula ng termination ng kanyang employment. Kasama dapat sa makukuha ng isang empleyado ang kanyang final pay, prorated 13th month pay, at mga hindi nagamit na service incentive slip, at ang kanyang bond and tax credit kung mayroon pang natira. Dapat maibigay ito 30 days mula ng mag-resign ito o ma-terminate ang kanyang employment. Kaya malinaw na hindi maaring ma-hold ng 3 months ang sweldo ng isang nag-resign na empleyado. Bawal pasaway. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging event coordinator. Ang pagkita ng pera, pasiplihin natin sa racket. Ikaw ba'y mahilig mag-organize at mahilig magplano? Subukan na ang pagiging event coordinator. Ang ginagawa ng isang event coordinator ay nagpaplano, nag-aayos ng mga detalye at ng mga kakailanganin ng clients sa kahit anong event basta depende sa gustong mangyari ng mga clients. Pwede rin sila mag-suggest sa clients kung ano ang sa tingin nilang nararapat mangyari sa isang event dahil nga ma-experience na sila. Sila din ang namimili o nagsasuggest sa mga magagandang venue depende sa motive ng event o gusto ng client. Nag-handle ng given estimated budget ng client, nakikipag-usap sa mga sponsors at collaborations, at iba pa. Mahalaga ang parte ng coordinator sa mga events, kaya naman kinakailangan na maging professional ka kung gagampanan ang pagiging event coordinator. Tulong na rin para ikaw ay makilala ng ibang kliyente. Ang pwedeng kitain ng mga event coordinator ay 21,000 hanggang 31,000 monthly, bukod pa ang mga tip o incentives na maaari mong ibigay sa iyo ng mga kliyente. Kaya kung sa tingin mo ay pasok ka sa trabahong ito, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for coordinators o pwede ka rin bumuo ng sarili mong events coordinator company kung yun ang nanaisin mo. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila. Hanggang saan mang sulok, nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Thank you.
WIZ Balita. Ngayon! Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga balita paggugol ng pondo ng national government tumaas noong 2023. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Ibinida ng DBM, Department of Budget and Management, na mas mataas ng higit 176 billion pesos ang disbursement ng pamahalaan mula sa 5.3 trillion pesos na pondo noong nakarang taon. Batay sa Cash Operations Report ng Bureau of Treasury, nalampasan ng 2023 disbursement ang full year target na nasa 107.8 billion pesos o yung 2.1%. Ayon sa DBM, ang pagtaas daw ay bunsod ng malawak na paggugol sa infrastruktura at iba pang capital out place na umabot ng 1.2 trillion pesos o halos 19% na mas malaki sa year on year at higit 16% na mas mabilis kumpara sa programa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, ilang mga local official at iba pang resort owner sa Bohol nag-courtesy call kay Palawan Congressman Alvarez. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Humarap kay House Committee on Natural Resources Vice Chair at Palawan Representative Jose Alvarez ang ilang mga lokal na opisyal ng Bohol at munisipalidad ng Sagbayan, maging ang ilang mga nagmamay-ari ng resort na nakapaligid sa Chocolate Hills. Kaugnay ito sa kamakailang nag-viral sa social media na Captain's Peak Resort na itinayo sa paligid ng sikat na tourist destination sa Pilipinas. Sa courtesy call ng mga ito, sinabi nilang ang Protected Area Management Board resolutions ang naging basihan ng pagtatayo ng mga naturang resorts, habang sinabi naman ni Congressman Alvarez na tatalakayin ng komite ang naturang issue sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa April 29. Layo ng naturang pagdinig na alamin kung ano ang mga naging paglabag ng naturang resort at sino ang may pananagutan sa pagtatayo nito sa isang idineklarang protected area sa Pilipinas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Samantala, ACG, iniulat na bumaba ng 40.79% ang cybercrime cases sa bansa bago matapos ang buwan ng Marso. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 17, Joppel Peleño. Nakitaan ng pagbaba ng 40.79% ang cybercrime cases sa bansa sa huling linggo ng nagdaang buwan. Sa datos ng Anti-Cybercrime Group o PNPACG, bumaba sa 225 na kaso ng cybercrime ang kanilang naitala sa panahong ito, mula sa 380 cases sa ikatlong linggo ng Marso. Base sa ulat, 96 ang kaso ng online scamming na sinundan ng 63 cases ng illegal access, 18 na identity theft, 15 cases ng online libel at 8 online threats. Sinabi ni ACG Director Police Major General Sidney Sultan Hernia na resulta ito ng proactive response ng publiko at higit na pinaigting na kampanya kontra cybercrime. Una nang inayag ni newly appointed PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na kanilang palalakasin ang ACG at ang kapasidad ng pambansang pulisya pagdating sa information and communications technology na bahagi ng smart policing laban sa mga makabagong uri ng online crimes. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po si Jen Patrolia. DWIZ Balita ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier.
Whirlpool. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. D-W-I-Z. Señor Balita. Andale, balik tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. At syempre, binabati na po namin ang lahat ng mga nakatutok sa amin dito po sa Señor Balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na baklaran, mula po sa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. Naimbag nga manim, kada kayo amin. At dyan po sa lugar ng Bicol Region, Marhay nga Aldaw, sa Indogabos. Ayan. At sa ganun din po sa mga Kabisayaan at Kamindanawan, maayong hapon kaninyong datanan. Ayan. At ganun din po sa mga taga-Samar at dun po sa lugar ng Leyte. Ayan. Samar Leyte, maupay nga kulop kaninyong tanan. Ayan. At tinanong muna natin ha. At bago tayo mamaya makapanayam natin ang Taiwan, baka sakali makontakt natin. At tignan natin muna ang Patrol 19 dyan po sa Senado. Positibong trust rating ni Senate President Zubiri, indikasyon daw ng pagtitiwala ng publiko sa Senado. Ilan nga natin ang survey? Tingnan natin sadali. Sherry? Pagpapakita daw ng tiwala ng publiko sa Senado ang positive trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Itinihag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kasunod ng 53% trust rating na nakuha ni Zubiri sa survey ng Pulse Asia noong March 6 to 10. Ayon kay Villanueva, patunay ito na nagtitiwala ang ating mga kababayan sa mahinahon na estilo ng pamumuno sa Senado ni Zubiri. At hindi lang sa kanya may tiwala ang ating mga kababayan, maging sa mga senador at sa Senado bilang institusyon. Ang 53% rating ni Zubiri ay mas mataas ng 2% kumpara sa 51% na nakuha nito noong buwan ng Disyembre. Pinakamataas ang suporta sa kanya ay sa Mindanao kung saan 69% tumaas ng 11% mula sa dating 58%. At ang suporta ng ABC class ay umakyat sa 62% mula sa dating 21% lamang. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha naman ng 57% trust rating habang si VP Sara Duterte ay nakakuha ng 71% trust rating. Iginit ni Villanueva na resulta ng survey nagpapatunay na tama ang tinatahak na daan ng Senado sa iba't ibang usapin, partikular na sa usapin ng charter change. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Señor Balita! Napakainit ng mga balita kasing init ng kalagayan ng panahon. Kaya pati doon sa nagtatalo-talo, pati ang Kongreso, ha? Diyan po sa lugar ng mainit na kalagayan ng panahon. Dahil po dito, kung natatandaan nyo, sabi yun ni Congresswoman Janet Garin, may recommendation siya sa mga kababaihan, huwag na ho kayo magsuot ng panty o underwear. Huwag na bag naman. Bakit kaya ganun? Ha? Yung mga kababaihan, ngayong tag-init, pinag-ano po niya, yun ang recommendation niya. Ang paliwanag po niya, nagsimula ang usapin nang sagutin naman siya ng issue kaugnay ng tinatawag na fungal infection. Nagkakaroon daw ng fungal infection pag wala raw suot na underwear ang babae. Nakadalasa tumatama sa mga mababae, sa mga babayan kapag mainit ang panahon. Pero sinabi nitong mahal ang mga anti-fungal na gamot kaya sa halip na mauwi sa medication, ganoon na lamang ang kanyang naging payo. Dagdag pa ng kongresista, maaaring nalito ang publiko at walang kaalaman sa buong konteksto. Kaya naman, kasi dami nagsasabi, naku, kung pagbabawalan daw ng ito pong tinatawag na, kung pagbabawalan daw po itong tinatawag na pagsusot ng underwear ng mga babae, sabi ng mga nangangamba po yung iba dito sa panawagan ni Representative Garin na baka daw po dumami ang populasyon ng Pilipino dahil makikita po nila yung asawa nila sa loob ng bahay,
hindi nakasuot ng underwear. Nako, eh mainam daw na, eh kasi mainam daw na wag magsuot ng underwear o panty kung nasa bahay, lalo na kung oras na pagtulog. Yun po ang yun po ang mga nagiging issue ngayon. Ang dami mga pinag-uusapang maiinit, ano? Pati ba naman itong panty na dapat na hindi pakialaman pang personal na ho yan, eh. Kaya tuloy, marami nagiging usap-usapan tungkol dyan sa mga issue niyan. Anyway, balik tayo sa mainit pa rin natin mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng traditional na Baklaran Day. At tuloy-tuloy tayo, nasa ikatlong araw na po tayo ng buwan ng Abril. Binabati nga pala natin, ha, yung mga taga Doña Remedios Trinidad. Ayan, sina Noel at sina Annie de la Cruz diyan po sa Doña Remedios Trinidad. Ayan, sila baby at Satur diyan po naman sa May Kawayan. Ayan, maraming salamat, ha, at sila Edith at ganoon din sila Jimmy de la Cruz. Hindi ko nababati ngayon mga taga May Kawayan, ha. Anyway, 44 minutos makalipas ang alas 3 ng Merienda Time. Senyor Balita! Sa mga kalagdagan pa natin mga balita ngayon, nako, kalbaryo po yung traffic na sumalubong po sa ating mga motorista, ha? Matapos po itong tinatawag na tradisyonal na Semana Santa na iniwang nakatiwangwang po yung iba pang mga hindi natapos na road repair dyan po sa EDSA. At pinahintulutan kasi ng MMDA na po nung nakarang linggo yung roadworks sa mga lansangan na magsagawa ng round-the-clock road digging mula po alas 11 hanggang ng gabi noong Miyerkules, Marso 27 hanggang alas 5 na madaling araw noong Lunes. Napagalaman pa na meron pa hong 40 mga manholes na ginawa. 24 pa ang iniwang bukas. Bakit naman ganun? Yung dalawang kontraktor na naglalagay ng fiber optic cables. Ang akala ng mga motorista ay galing sa MMDA ang naiwang mga hukay na naging ugat ng trapiko dahil ginamit ng private contractors yung kanilang traffic cones at mga barriers. Pakicheck lang po yung mga nakatiwangwang na hukay na yan, ha? Tuloy pa rin ang kalbaryo. Tapos na po ang kalbaryo. Tapos na po ang tradisyonal na Semana Santa. Ayan, nasa linya na po natin ang isa po sa mga kasama nating mga kababayan natin dyan po sa Taiwan. At alamin nga natin kung gaano kalakas talaga yung lindol na yan na naramdaman nila, na tinuturing na pinakamalakas daw yan, ha, na mula nung tumama yung 7.6 magnitude noong September 1999 dyan po sa Taiwan. Nasa linya po natin, nagkapalad tayo magkaroon ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga Pilipino dyan sa katauhan po ni Ginoong Alexander Chua, isa po sa mga entrepreneur sa Taiwan. Magandang hapon, Mr. Alexander Chua. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. Ayan. Kumusta na po ang sitwasyon dyan? Alam po namin, kanina nyo pa naramdaman yan, mga anong oras ba yan? Mga kaninang alas 7:58 yan, ano? Na mangyari. Pareho tayo ng oras dito sa Pilipinas, Mr. Chua. Kumusta yung mga pinsala? At least nalaman ho namin walang Pilipino. Tama ba? Marami ho natakot na mga Pilipino dahil sa lindol. Aha. Naglabasan sila at doon na sila sa playground nag-stay muna. Mm-hmm. Dahil delikado ang buhay, no, nila. At merong mga building na bumagsak, karamihan nasa Hualien. Mm-hmm. Doon sa sentro ng lindol. Mm-hmm. Tapos sige ba? Kasi yung sa lakas niya, naapektuhan din yung mga MRT, okay, train. Okay. Kaya merong ibang mga cable nagkahiwalay, kaya maapektuhan itong holiday nila bukas na Piyesta ng Patay. Mm-hmm. Ah, dyan, Piyesta ng mga Patay. Oh, Piyesta ng Patay. Bali ang holiday dito hanggang Linggo. Okay. Yan. Ayan. Eh, marami sana mag-uuwian dahil sa nangyari na yan, maapektuhan ng kanilang pagpunta doon sa mga patay. Hindi ho namin alam na ginugunita pa nila ngayon ang araw ng mga patay. Hindi pala araw ng Nobyembre sila, ha? Dito sa Pilipinas. Iba yung ano nila, date nila. Dyan sa lugar ng Taiwan, ngayong buwang ito, ang araw ng mga patay dyan. Oo. Baligtad pala, no? Every year yan, sa April. Aha. So, lahat ng tao pala dyan, lahat ng mga Chinoy,
lahat ng mga Chinese ay papunta sana sa mga iba-ibang nicho nila. Ganun ba yon? Opo. Okay. Tama po. Tapos inabutan ng mga bandang ngayon ng alas 7, 7:58, di ba? Nang biglang lumindol. Kamusta? Kamusta? Nung maramdaman nyo yung lindol, anong pakiramdam ninyo, Mr. Chua? Nasa 18th floor ako, no, sa bahay. Pero hindi ako natakot. Naramdaman ko yung lindol ay galing sa ilalim, pataas. Uh-huh. Akit baba. Ibang dating, no? Ha? Ibang dating. Uh-huh. Sabi ko, ba, iba ito. Ibang dating. Uh-huh. Kaya sa 25 years na nangyari, bali 25 years ago, yun ang na-experience ng mga Taiwan, Taiwanese. Okay. Ito after 25, ito ay mga kabataan naramdaman nila dito. Opo. Yung pagyanig ba, inabot ng mga ilang minuto? Naurasan nyo ba, Mr. Chua? Sa tansya ko po, ay meron ding 30 seconds. Ah, 30 seconds. Na matindi, ang uga, ha? Kumpara nung uga... Uga hanggang sa humihina, yan, 30 seconds. Okay. Kumpara, ikukumpara natin yan. Ewan ko lang, nandiyan ba kayo noong 1999 nang mangyari yung isang lindol dyan na ikinasawi ng halos 2,000, 4,000 na katao dyan? Nandiyan nasa na Pilipinas kayo? Po ako. Ano po? Nasa Pilipinas ako. Kaya hindi nyo maikukumpara yung lindol na nangyari noong 1999. Oo, nasa Pilipinas pa kayo. Pero sabi ng mga, ang report na nakuha namin dyan, kinukonsider nila ang pinakamalakas na yung lindol na yan. Yan ang sabi nila. Oh, ang report ng Taiwan ay 7.2. Opo. Pero sa US, 7.4 o 7.5. Aha. No? Yun lakas niya. Okay. Then, salamat naman at wala na yung mga Pilipino palang nasaktan. Dahil alam mo namin, 60 katao nasaktan dyan na ginagamot to sa mga ospital. Isa mo ang patay dahil sa... Tinamaan ng malaking bato sa tabi ng bundok. Uh-huh. Kaya yun lang ang nalaman namin na patay. Uh-huh. No, the rest ay nasugat-sugatan, ganyan. Akalain mo yan. Nagkasataon na araw pala ng mga patay dyan, pagkatapos sumabayan lindol at nagkaroon pa ng nagdag ng kamatayan sa paggulitan nila ng araw ng mga patay. Akalain niyo yun? Oo. Okay. Actually, yung bahay natin titirahan ko sa labas nicho, mga nicho na nandun eh. Uh-huh. Wala naman ako nakitang nichong tumayo at nangusta. Wala. Ganun na nagyari. Patay na talaga. Okay, talaga mabigat. Ano? Kumusta ho yung naka-angulo pa rin bang ganun yung building dyan? Yung nakita ko namin? Building na ano eh. Alangan? Bali, ang seryoso ay dun sa Hualien. Aha. Uh-huh. Oh, yung Hualien kasi yung yun ang inabutan na sentro. Uh-huh. Kaya yung maraming building doon na delikado. Naku. No, ngayon. So, delikado ngayon. Okay. At this point pala, Mr. Chua, lahat ngayon pinaalis muna yung mga tao diyan. Doon sa lugar na yan na medyo delikado nakahilig yung mga building. Ilang building ba more or less ang nakahilig ngayon diyan? Isa ho yung malaking building, maganda pa naman, ay yung iba ay flat na, no? Bumagsak. Pero yung iba, wala pa sila report. Uh-huh. No? Wala pa report. Baka malaman natin mamaya o bukas. Okay. Maraming salamat. Baka may nakalimutan pa akong itanong sa inyo at baka rin idagdag nyo pa, Mr. Chua. Meron pa ba kayong nice na idagdag na impormasyon sa amin dito? Sa Pilipinas? Dahil sa lakas, nagkaroon ng warning na tsunami, no? Uh-huh. Maski dun sa Japan. Opo. No? Pilipinas, naghanda din. Uh-huh. Sabi nila, at least walang nangyari patungong Hawaii. Okay, wala na ho kami dapat ipag-alala rito sa tsunami, di ba? Okay na kami? Wala na. Okay. Okay na. Okay. Then may peace of mind na tayo dito. Medyo iba na ang ngiti nyo ngayon, Mr. Chuay. Kitang-kita namin dito sa Pilipinas na nasasabi namin mukhang peaceful na ang sitwasyon. Pero wala na ba tayong inaasahan ng mga aftershock? Kaya wala naman. After that, yung naglindol, ilang beses ng aftershock. Okay. No? So,
Hindi ko alam kung ano ang feeling ng ibang tao. Basta, nasa 18th floor ako. nasa ba kayo, anong floor ba kayo ngayon, Mr. Chua? Ngayon, nasa 4th floor. Nasa trabaho ako. mas safe ba yung 4th floor o yung pinakamataas na floor? Hindi ko masabi. Depende sa building eh. Oo, bigat din ang kalagayan. Ano? Wala naman ang nakatirang hindi nasa elevated ng tirahan dyan, di ba? Lahat na elevated ng tirahan eh. Karamihan ngayon. Okay. Mr. Chua, maraming salamat sa pagbibigay daan nyo sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nagkaroon sila ng at least lalo na yung may mga kamag-anak dyan sa lugar ng Taiwan. At least nakita nila sa itsura nyo na alive and kicking pa rin ang mga Pilipino dyan na wala dapat ikabahala. Salamat po, Mr. Chua, sa inyong pagbibigay sa amin. Thank you din. Okay. Okay, si Mr. Alex Chua, isa po sa mga entrepreneur dyan po sa Taiwan. Nagatid sa ating orasan, 53 minutos makalipas ang alas 3 ng Merienda Time. Señor Balita! Ang buhay dito sa abroad ay laging malungkot na masaya. Kailangan maging matatag ka. Wala ka sa sarili nating bayan. Breadwinner na ako ng family. Sila talaga yung aking inspirasyon kung bakit nandito ako. Life is beautiful. Hola a todos! I'm looking forward to exploring the world. I moved here by myself, without knowing anyone, without knowing the language. Hola! Crazy yung cost of living, nandiyan na tayo, no? Sobrang mahal. You lose your dreams, your hope, sometimes even faith. Laging ang Panginoon ang kakapitan natin. Dahil doon tayo may pag-asa. Ciao a tutti! Buongiorno! Benvenuta a Milano. I'm very proud because my roots are from Philippines. Kailangan hindi ka makalimot kung saan ka nanggaling. Hola a todos! Guten Tag! Hola from Barcelona. We need to really focus on being healthy to improve our life. I learned how to value my health so that I can live longer. Impressed nga ako kasi the way you live your life, you're productive at your age. Huwag na natin pag-usapan yung age. I'll show you the world. Asan ka? MX3. Dito ko believe. And here is my MX3 story. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas kapag nagkukommute tayo, nakasalpak sa ating mga tainga ang earphones. Pero totoo nga bang may malaking tulong ang music sa mental health natin? Tara, let's prove it! Ayon sa AARP.com na ang musika ay nakakatulong sa brain chemicals gaya ng dopamine na dahilan para makaramdam ang tao ng saya at oxytocin o mas kilala bilang love hormone. At nakakabawas din ito ng stress hormone na cortisol. Dagdag pa sa Healthline.com na ang musika ay nakakapag-boost ng memory, nakaka-build ng task endurance, nakakapag-lighten ng mood, nakakabawas ng depression, at nakakatulong bigyan ka ng more energy para sa workout. So it's true! Makinig ng inyong mga paboritong musika sa Home Radio 97.9 because music helps reduce anxiety, blood pressure, and pain. Nakakatulong din ang music para magkaroon ng mahimbing na tulog. Nagpapaganda ng mood, mental alertness, at memory. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ
Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dali. At binabati na natin lahat yung mga patuloy na nakasubaybay pa rin sa atin kahit na hindi namin kayo mabati, pasensya na. Pero ayan, shout now si Senyor Ray, si Randy Santisas, ayan. Si Rahima Sapal Calis, ayan. Good afternoon po, Senyor. Ayan. Si Roger Galpo, ayan. Okay, maraming salamat, ha. Muchas gracias sa inyo. At siyempre, ngayong araw na ito, binabati din natin yung mga taga-Perth, Australia, yung mga Castillo family. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. At siyempre, ngayon po ay wala na tayong oras. Sumapit na tayo sa takdang oras ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Miyerkules. At patabakot tayo, irespeto ang pagod ng isa't isa dahil lahat tayo ay merong iba't ibang responsibilidad. Sa pangalan pa rin ng mga kasama natin, si Technical Engineers, Adrian Cruz, Jem Barbon, Chat Josue, Broadcast IT natin, si Victorio Jose Dominguez, Writers, Jen Patrolia, Haya Ludovico, ang ating Communication Assistant, Daniela De Guzman, Jacqueline Si Jacqueline Santos, Eloisa Bulinaw, yung mga intern natin, MJ Raimundo, Marie Garcia, John Lloyd Maninay, Aysen Loy Moises, John Real Javier. Susunod na ang News Scoop with Mr. Angelo Baino. At antabayan po namang ang sa loob ng ilang sandali ang mga balitang yan mula sa ating News Scoop. At siyempre si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi sa araw na ito ng Miyerkules, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana! Señor Balita! This